am sure na nagandahan kayo sa huli nating series, Execration vs. Oro PH, pero hindi na natin patatagalin. Isa na naman magandang laban ang inyong ang ihahandog ng Just ML Cup. Laban natin ngayon, NXP Solid versus Onyx PH. So kami magiging shoutcasters nyo for that game. Ako si Ating Chantel. Ako si Pakbet. Na Jomi. Na may 11 na E sa IG. Ayan. So huwag niyo kakalimutan yung follow ang aming mga social media pages na simulan naman na natin kay Jomi. Jomi na may 11 na E sa IG. TikTok. TikTok ko, Jomi Abalos lang. Ayan. Wala nang 11 na E yun. Jomi Abalos lang. Sa akin naman, TikTok ko at Facebook page at Caster Chantel. Para naman sa aking Instagram at Ina Chantel. I double N-A. So eto na ang lower bracket natin, Pax. So for the lower bracket, guys, ang matatalo dito malalaglag na sa ating Just ML Cup. At ang mananalo naman, kakalabanin ng Aura PH. Pero lahat ng laban natin, guys, by the way, baka maghanap kayo bukas, ay magre-resume tayo on February 1 dahil mag-giveaway po tayo for the MPL qualifiers sa 30 and 31. So speaking of MPL qualifiers, 8 teams po yun. From 3,040. So, ang dami talaga. Dami, oo. Napakadami talaga ng teams na sumasali. Dito rin sa Just ML, ang dami rin sumasali. Oo. Napupuno, kaya hindi rin... Sinasara din natin agad eh. Sinasara din. Kasi wala pa isang oras, mapupuno na siya agad. Oo, kasi sa atin, 265 teams lang talaga ang kinukuha natin. So, sa mga teams, aspiring teams dyan, abangan nyo ang ating February. Kasi most probably magkakaroon ulit tayo ng Community Cup or yung mga teams na nanggaling sa MPL qualifier. So, pwede natin i-cater yung 3,040 teams. Titignan natin yan. Kunin at abang-abang. Kunin natin lahat at abang-abang po kayo sa announcements ng Just ML. So, huwag nyo kakalimutan na i-like and follow ang ating page. Yun. Pero dito, napakagandang laban na naman dito sa ating last series. Next Play Solid versus Onyx PH. Yes, speaking of... Parehas maganda draft nila dito. Oo, sobrang init talaga nang na-drafting ng dalawang teams na to. Anest, ayan, Daddy A. Nalipat ko na talaga para sa'yo. Biggest shoutouts nga pala kay Daddy A. Oo. I-follow nyo din ang kanyang page, Daddy.A. No, Daddy A. Daddy.A. Pero pwede nyo i-search na at... Daddy A WXC. So nabanggit na natin ang WXC or ang Lupon WXC para magka-idea kayo ng mga sinusuot namin. Ayun po ang ating mother company. So ang Just ML po ang official broadcasting channel for Mobile Legends ng Lupon WXC. Para sa Dota 2, ayan, Kuya Nick Page, hanapin nyo na lang din sa Facebook. So kinakover nila ngayon ng DPC. At for Wild Rift, Just Wild Rift. Just Wild Joke Rift. Lang. Rift side, Rift side. Baka mamaya, maano tayo eh. Pero Rift side ang tawag natin for the Wild Rift. Pero eto na mga kaibigan, unang bigayan. First pick for NXP Solid is going to be the Benedetta. All for Onyx PH, Lapu-Lapu, and YZS. Ito parang laban na to, dikit na dikit. Pero titignan natin kung ano magandang, ano pinakamagandang first and third pick dito. Yung three picks dito yung titignan natin kung kanino yung pinakamaganda. Oo, nakakakontrahan na kasi agad ngayon eh. Grabe yung mga kontrahan ngayon. Ang dami pwedeng gamitin. Oo, kanina, doon sa laban ng Execration, nung ano, binigay nyo yung Harith over sa Brody. Eh, kung mapapansin natin, game 1 at saka game 2, Harith yung magandang pick. Oo, Harith. Anong dahilan kung bakit kaya binigay ng Execration yung Harith? Brody eh. Tapos naisip nyo na lang gawing side lane, no? Oh, nagano na lang, nagkadikit-dikit yung mga utak. Oh, kasi kanina, nung isang araw sa Execration, ang Brody ginagawa niyang core. So yun din siguro, isa din yun sa dahilan kung bakit hindi din na or baka hindi nakita ng Aura PH na ganun pala yung magiging gameplay ng Execration. Nagulat din kami sa digipik nila. Oo, kahit ako nagulat din talaga ako sa digipik. Kala ko, digipid yun eh. Ano? Digipid. Kaya parang ganun nga yung mangyayari. Pero ito, meron na 3 picks ang ating Next Play Solid squad. Uy. Okay. Pero maganda to. Itong tatlo. Oo. Pinagsama-sama nila itong tatlo. Yung Bene kasi dito sa Next Play Solid, minsan talaga sobrang lakas rin talaga sa gilid. Oo. Lalo na kapag ka-squish yung hero dito. So for Onyx PH, ang crucial dito, kailangan nila maglagay ng side lane. Pero maganda rin. Na sustain din. Pero may natalya. May natalya dito. Ang ganda ng sagot nila doon sa ano, sa Parsa na pick. Oo. Yung Parsa kasi dito. Sasambutin din Kailangan niya mag ano, dreadnought. Yung ano, yung pangkunat.
Pagkakunat, kailangan niya bilhin yun para hindi siya ma-burst yung Natalya. Ang mahal nun. Matagal pa bago mabuo, kumbaga. Kaya kailangan niya yun. Kaya ngayon, kailangan niya magandang pwesto kung ayaw niya bumili nun. Kailangan niyo hindi talaga siya makikita or kaya if ever, maabot. Malapit siya sa mga kakampi niya yun. Para mabigyan dito yung kanilang ano, ayan. Big shoutouts nga pala sa nanonood sa atin both on Facebook and YouTube, mga kaibigan. So, naka-live na po tayo every single day na ating tournament and even on covering the National Arena. Again, we will remind you na ang ating finals, lower bracket finals and the grand finals for Jose Mel Cup will be on February 1 to give way for MPL. Yun. Pero dito, tignan muna natin yung teams natin dito sa Onyx PH. Ano kaya yung last ban nila dito? Oy, nag-ban sila dito ng Akay. Sa bagay. Oh, kasi pag ginaw dito yung ano, yung para sa pwedeng ikutan ng Akay eh. Yung pwedeng dalin dito yung Natalya ng Akay. Tsaka pwede din kasi magharit yung Onyx eh, kaya goods na din yung Akay. Kumbaga titingnan na lang nila yung mga isa pa nila magiging side lane after magbigay dito ng next play solid. Next play solid naman pwede silang mag-ban dito ng Khalid? Pwede si Khalid eh. Para pantapat nila, hindi masyado makaano dito si Benedetta. Kumbaga ang pinakamadadami dyan lang ni Benedetta is si Yuzong at saka kung sino mamagiging support ni Onyx PH. Pinakamaganda dito siguro side ng Onyx PH isang mage. Ayun si Harit. Nice ban. Nice ban? Nice ban para sa NXP Solid kasi sinasabi natin, magandang ban for Onyx yung Akai. Kasi pwede ba sila mag-Harit. So, si NXP Solid, binanas si Harit kasi alam nila na hindi na nila maka-contra if ever. Hindi na rin nila babalik sa kanila yung Harit dito kung sakali. Wala, parang pag pinali nila yung Harit dito, medyo hindi maganda yata para sa Natalya. Kasi may Natalya na counter dito, parang wala silang pamfront na maganda. Tama. Pero dito sa Onyx PH, pwede talaga sila mag-mage dito gilid. Ayun, alis, ang ganda. Ang ganda na sagot nila dito. Oo, sagutan nga actually . Kasi ito, na first two picks ng Onyx PH, nag-YSS sa lapu-lapu sila. Tapos biglang ang ganda nung dalawang sumunod ng next play solid. So ganda na talaga ang ano natin. Nakikita natin na nag-e-evolve na talaga yung drafting ng Mobile Legends. Dati kasi, may mga certain heroes lang na unahan kuhanin. Pero ngayon, kontrahan na talaga ng draft. Tapos 10 bans na pati. Kufra, paubusan ng hero. Si Kufra parang hindi masyado si Kufra for me. Yan, maganda Atlas. Oo, kasi si Kufra medyo mahirap kung gusto niya i-zone out yung YSS. Layo lang. Tapos normalis lang yung mangyayari. Panain tsaka ispadain. Oo, ganun lang yung mangyayari. So, pinakamaganda dito sa Roger siguro sa next play. Tsaka uy, Basha. Kulang sila sa crowd control for Basha if sa akin na. Para sa akin, parang di maganda talaga yung hero nila. Kasi dapat kumuwasin ng crowd control dito. Kailangan nila lang pang hold. Pinakamaganda dyan, Atlas. Pag nahuli nila yung YSS, pwedeng bursin na agad dito. Kahit ngayon stand lang eh. Tapos taga-clean up na lang dito yung Roger. Ubusin niya na lang. Tingnan natin for next play solid. Same kami dito ng idea ni Pakbet na better sana si Atlas. Better talaga. Kasi yung pinagpilihan nila ng una, Kufra, Atlas. Pero kung pipili ka doon, Atlas talaga. And kung ba siya Atlas din. Masyado na lang nila yatang kinontra yung Alice dito. Pero ito, Onyx PH, ano kayang kukunin si nila ito? Mas okay siguro si ano? Uy, okay yan, din Tigreal, to. Tigreal. Para maganda yung pasok. Maganda yung Tigreal. Isipin mo, pasimulan nung Natalya, kunwari bait siya, mag-initiate siya ng play. Not knowing for NXP Solid, meron palang Tigreal na sa may bandang likod. Set up play na agad yun. Pasukan mo pa ng ulti ni Lapu-Lapu. But again, ayaw natin magsalita ng tapos, pero in look at the draft, ang pinaka-ano natin is inclining tayo more on the Onyx PH side. Pero for NXP Solid, we know how good they are as a team. They have the Benedetta, Farsa, and the Roger. Ito yung mga masasakit na heroes ngayon. Both side lane, both for support and even for the core. So, sa mga ano natin dyan, again, huwag nyong kakalimutan, pwedeng-pwede na po at available na ang ating supporter-only stickers, mga GGPAR, Taguro, Just ML lang malakas, Nice Direct. Dapat next time meron pala tayo nung item check direct. Item check. Para mang nakita natin automatic item check na. Pero ito na tayo mga kaibigan, gaya na sinabi natin na mananalo sa series na to, kakalabanin ang Aura PH sa February 1 at matatalo malalaglag na sa ating Jose Mel Cup. Sa ating blue side, yan po ang NXP Solid
IGA James Official, taray ni James, nag-ano pa. Nag-promote. Nag-promote pa ang gagamit ng Yuzong Maud Wagner. Parang ano lang to, ha? Bagong ko ang account on the Benedetta Yawi para sa kanyang Basha. We have Crocs on the Forza and H2 para sa kanyang Roger. At para dito sa Red Side, Onyx PH, H01 dito gagamit ng Natalia. Full clip na level 2 dito gagamit ng YSS. J dito sa kanyang Tigreal. Iyak doon sa kanyang Alice at Dilar dito para sa kanyang Lapu-Lapu. Iyan mga kaibigan, pero si Jay dito. Magang panggugulo. Nice Cyclone. Ay mga kaibigan, first blood agad dito. Uy, nakuha. Ayun, matadali lang din patay yata si 8. Mukhang dalawa yata agad dito makukuha ng NXP Solid sa ating laro mga kaibigan. Chocks. With that kill for NXP Solid, ganun sinabi natin, na-counter dito ng NXP Solid ang Natalia pick ng Onyx PH. Gagawin sana ng Onyx PH, guguluhin lang. Oo. Guguluhin lang sana nila yun, pero wala, masakit masyado yung Roger, tsaka ba siya mag-red buff, mabilis rin sila. Pero dito, mabilis rin yung backup dito ng Onyx PH. Nakita niyang ginugod dun sila Lapu-Lapu, pero ito, safe, normal lang. Oo. Anuhan lang muna, kailangan maging maingat muna dito ng ni Jay tsaka ni Hate kasi hindi pwedeng mamatay sila ulit kasi hindi na lang mababawi eh. Ngayon may habulin pa lang iyon. Pero ang sakit mga kaibigan, tatlong humabol dito para kay Jay. Sa and makakatakas, pwedeng turn around kill pero delikado yan. Meron kasama na dalawang players pero si Hate dito nakaabang. Alam niya na dito ang kalaban na team. Mountain Shocker ginamit pero patay dito si Benedetta. Ang ganda ng ulti doon ni Full Clip. Oh, kasi nasa ito eh. No? Oh, sakto-sakto dun sa backup ni 8, pero si Trox yata yung bibigyan dun. Oh, wala, okay. Nakatakbo lang, nakatakbo. Turtle objective yata yung Onyx PH dito. Mabilisan lang to para sa kanila. Oh. Sinakita nila, nasabot pa yung Roger eh. Oh, di na aabot yan. Di na aabot mga kaibigan. Mm. And look at that, walang contest from Next Play Solid kasi gaya ng sinabi dito ni Coach Pakbet, si Roger, which is the Retribution holder, wala. So mahirap mag-contest kapag ka wala kang pang steal talaga eh. Kung baga magsasayang ka kapag ka manabatay yung heroes dahil na magkocontest ka. Oo, ngayon na mahihirapan dito yung next play solid. Ayun, level 4 no? Sakit. Ang sakit na agad. So medyo naiwan dito si Benedetta in terms of the leveling. Pero so far, for Onyx PH, sila lamang pagdating sa goal. Pero NXP Solid, maingat sila. Oo. Oo. Maingat sila dito. Kailangan kasi mag-ingat dito na, ng next play solid. Lalo yung mga core dito na core nila dito. Kasi may Natalia. Ito na naman yung Natalia. Ayan, nakaano na naman. Babawasan. Oop, na alam nyo. Na ano? Na daplisan. Narinig din yata yung narinig kasi yun. Yung Envy. Oo, yung Envy narinig. Makikita mo yun pag level 1 tapos kakasimula lang kung saan mag-i-Envy yung Natalia. Oo, yun. Maririnig mo. So, ayan mga kaibigan. Alam niyo na, meron naman tayong tips. Pero sa may bottom lane natin, it's going to be the Benedetta. Patayata si Hate dito. Trox for the backup. Pero tatakbo dito para sa kanila makakampi. Flying shot, ginamit Yawi. Hindi na aabot sa team fight na yun, mga kaibigan. Sa disengage here para sa side ng Onyx PH. Pero si Jay goes in or nakatago lang dun sa may bush. Pero top lane natin, nagkakap ng minion wave. So again, for NXP Solid, ang pinaka-strength kasi nila dito is habang nagpa-farm si H2. Oo, yun yung pinaka-iintay nila dito eh. Kasi kailangan din dito ni H2 siguro mag-snowball pag sa clash. Roger kasi eh, di ba? Roger, tsaka kailangan dito mahanap yung Natalia para hindi sila matarget sa likod. Oo. Pero ito, pumipesto na naman yung Natalia. Walang flicker dito, mga sir, si paring Jay pag nagkaroon ng team fight. 15 seconds, pwede kasi nga team fight yan. Pero si Hate dito, medyo kailangan maging maingat din si Hate kasi yung mga pitik ng damage dito ni Benedetta sa kanya masakit. Talagang gumuhuhit. Ito yung nahanap nga siya na itong Benedetta. Hindi niya kasi kayang patayin yung Bene. Oo, may dash-dash kasi yun eh. May dash, tsaka may dodge yung sa kanya. Tsaka mauna siya dito, naka-fighter emblem. Oo. Na-site na dito kung nasa naka-pwesto yung next play solid. Ang ganda ng Mountain Shocker lagi ni Full Clip eh, no? Pag nag-objective sila, matik mag-ulti siya. Oo. Para malaman niya kung nasan yung core. Kung malapit lang yung core, di nila gagawin yung tempo. Oh, hindi muna nila kumbaga mag-aangat muna sila ng minion wave. Kagaya ngayon, nag-Mountain Shocker si paring Full Clip. Nandito lang ngayon sa malapit si Roger, si H2. So, hindi muna nila igugo. Mag-clear muna sila ng minion wave. Para dedepensa muna si NXP Solid. Oo, magpa-farm muna din dito yung YSS kasi medyo pag nag-behind siya dito ng konti, mahirapan siya dito targetin yung Roger kasi papalagto sa kanya mamaya eh. Ito, malapit lang. Eto na mga kaibigan, tingnan natin kung magkakaroon ba tayo ng T-Fight o i-reset na NXP Solid. Low gear sa first 1 dito yung next play solid kasi may Natalia galing sa likod. Ito na! Pumitik. Pumitik lang.
Okay, pero isa, ginamit din ay, na ni Trox. Na. Pero nakita siya ni Jay, tapos dinikitan pa dito ni Iyak, no flame shot na pa pala yung mga players doon. Pero tingnan natin sa top, hinabol dito si Hate. Nako po mga katakas, Wagner, mga kaibigan na makakakuha ng kill doon. Tapos may isa pa, patay din si Dilar. Pero ngayon, Black Dragon for a BBD. Sabi nga ni Daddy A, patay dito si Yawi, mga kaibigan sa kamay ng isang YSS. James, on that electric fan. Pero tingnan natin yung nice blood ore para dito kay Iyak, no. Tapos nahila pa doon ni paring Jay, dash away, immobilize dito si paring Roger, and he is gonna go down. Isama pa dito ang isang Benedetta, tapos ubus. Diretso pa nga yata ng turtle dito, hindi reset. Grabe yung ulti ni Jay doon, huling-huli yung Roger na nakatao. Kaya nabigyan din siya taas si full clip, ginagaw siya ng dragon, pumunta siya sa jungle para mag-lifesteal. Para mag-lifesteal, kaya napuno yun rin yung buhay niya. Nakaganan pa kami dalawa eh. Nakarelax pa kami dito, ganda ng laban eh. Para lang kami nanonood ng balita. Kaya doon nakita kay Guhit na ganun, napaganan agad ako eh. Di ko nga napansin eh, wala man lang kalabit dito eh. Pero yun, ang init ng laban natin guys. Unang ano pa lang, pangalawang turtle pa lang yun, ganun na agad yung team fight natin. And may kita natin na both teams are sure kung sino yung mga kailangan nilang kuhanin. Alam na alam ni Jay kung saan niya ibibitaw yung ulti niya. Yes. And ang crucial dito, ang pinakalaging crucial for NXP Solid, nagamit agad yung Feathered Airstrike. Oo, yun, yun rin yung mag-iisang babawas dun sa ano eh, sa YSS eh, para pwede ng combo yun ng dragon. Oo, panag-contest no. Ayun, shoutout nga pala, maraming salamat sa nagbigay ng star. Hindi ano ko to? Po nakita, Bezi. Ay na, pwede ka din mag-ano dyan. Ito nga pala guys, ang ating Charm Mobile S9. Kaso 5% na lang ako, oh. Ako din eh, 5% na daw. Ayan, shoutout po kay Andrew Sedonio, shoutout kay John Ray, shoutout kay Sofia Isabel Relator, tsaka sa mga Dilarmy. Ayan, hindi na ako nagkamali. Dati kasi sinasabi ko Dilarnatics. Dilarmy pala yung tawag. Dilarmy. Pero ito, 3, game na ito. Vince Ogaya, shoutout. Pero gaya na sinabi natin, ladies and gents, for Onyx PH, nag-umuwi muna ibang players, nag-ano muna. Ito, mabilis lang kasi rin sa kanila pag bumalik eh. Yes. May mga pandas yung ano, yung mga kampi dito na, ay mga... Ayun na, Feathered Airstrike. Bilis. Ayun, nakita nga lang, alam ni Dilar na nandun, pero nandito na si James for the backup, Yawi, Bamangga dito kay Dilar. Pero nandito si Jay, pati na rin si Yakno, sakto ng Blood Oath, patay pa si Trox. Sa kamay doon, ni paring Hate, hinahabol dito, pero pumasok pa naman, plus the stun. Nag-ulti doon si Jay, patay dito, Dilar comes in for the team fight, si Dilar dito, walang buhay, and James is gonna go down sa kamay ng Onyx PH. Tapos na, middle lane turret nasira pa. Pag nahati talaga yung clash, malilibre tong Natalia dun sa ano, sa Parsa. Oo. Na-target niya agad yung Parsa dun, kaya di na rin nakapag-backup dun sa campi niya, kaya naubos. Kailangan niya rin talaga mag-iingat ng pwesto, di pwedeng bagsak lang siya ng bagsak. Oo, kasi kanina yung huli niya bagsak, parang tinry niya ere. Oo, pero ito, safe. Oop. Tinry niya i-contest yung turtle, pero hindi kasi advisable. Si Dilar nga, alam niya na nandun. So, Feed Leaker, ano na. Kasi, tinalunan niya na agad. Oo, kasi wala na siyang ibang na pupuntahan. Wala din ibang papwesto yung Farsa kung hindi dun sa damong yon. Pero kita natin mga kaibigan, 7 minutes sa ating laro. Medyo lumalaking kalamangan ng Onyx PH in terms of the gold. Pero sa bot lane, Maganda din dito sa kay Iyak, no? Or sa Alice Pick, pagka meron, diretso talon na lang siya, no? Diretso talon na yan. Kasi maganda rin yung ano eh. Maganda rin yung mga side dito kasi ng Onyx PH, ipapalag rin talaga sa side ng next play solid kahit may basha dito. Sustain din talaga eh, no? Nakakapag-farm kasi yung mga gilid dito ng Onyx PH, kaya hindi talaga nalulugi. Oh, dahil dun sa Natalia rin siguro, di makaikot rin yung Parsa. Tignan mo, nakatago lang yung Parsa dito. Inihintay niya lumabas yung Natalia para gugugaw sila. Oo, pagka lumabas yung Natalia, tsaka lang siya mag-feathered airstrike, kumbaga. Di kasi siya pwede gumaw ng gumaw, pero ito, malis na siya. Uy, sakit to! Sakit ni Full Clip na level 2. Level 2 lang yan ah. Oh, level 2 lang yan si Full Clip, pero ganyan ah. Joke lang. Top farmer natin mga kaibigan sa ating laro is this YSS with that 5.8k gold. Pero lakas din mamera dito. Or nung alis, lakas magpapera. Napakabilis mga sir. Kaya hindi na nga siya nagsistay masyado sa lane niya eh. Kailangan lang talaga ni H2 dito magandang pasok. Pero nakatingin kasi lagi sa kanya yung Tigreal eh. Si Jay, you know? Oo, pinipigilan siya makalapit eh. Kumbaga itutulak agad, no? Kahit ibigay na sa kanya lahat, kay Jay okay lang, basta madelay eh. Dinedelay niya lang talaga dito. Kaya tingnan mo yung score ni H2 dito, 0-1-3 rin din siya. Di rin sila makatulong sa clash kasi pag na-stun si H2, pupokus siya nung alis. Pero ito, sabahin sila ayan dito na dodge. Ayan na, nag-tasta na mga kaibigan, pero nice dodge talaga dito. Bene.
Pero ito, sa top lane yung gagawin nila yung Alice. Kaso makakapag-leak lang yan. Yung nakakainis sa ano, eh, no? Ayun na naman. Ay, ito na pala sa mga bot, sir, eh. Parang deja vu na to. Nasira yung Tori dito sa bottom lane. Tatakbo dito si Benedetta, mga kaibigan. So, maghahanapan na lang si Natalia. Nakaready din. If ever, kung pwede ka salubungin. Ayun, nahiwa sa kamay ni parang full clip na level 2 sa kanyang YSS. Tapos dito, sa may top lane natin, James... or si Iyakno ang tatakbo against the three players of NXP Solid. Nakita pa yung parsa doon. Patay yung parsa. Napakaldag. Lumilipad-lipad yung ibon. Hindi pwede mag-isa. Na-target. Oo. Hindi pwede siyang ano, sa mga ano, dead spot. Hindi siya pwede mag-isa. May kailangan sumasama siya lagi sa basha. Oo, hindi siya pwede mag-isa talaga sa mga bush-bush. Hindi pwede. Kailangan niya lagi may kasama. Hindi siya pwede mag-solo dito kasi pag nahuli talaga siya ng Natalia. Isang combo talaga siya. So true. Ayan pala, si Exhort pala yung Trox. Trox ako ng Trox. Exhort pala na binaliktad. Oo, baliktad lang pala. Hindi ko napansin. Parang kay Etomax natin. Basa ko Samsami. Samsami. Pinanindigan ko na lang Samsami. Pero ito na mga kaibigan, 9-5 ang ating score for the Sonic PH. Makasira na naman sila ng Tori. Onto the top lane, that is the second gear turret. Para naman dito kay Full Clip, the second, that is going to be the endless battle. Pero dito... nahihirapan mag-dip dito yung ano, next play solid. Pag nauli si Trox dito, hindi sila makakapag-dip dito pagdating sa alert. Kailangan maganda pwesto niya lagi sa likod. Kaso may mga pang-inyong Onyx PH eh. Pasok lang ng pasok kayo. Oo, hintayin lang nila mag-feather strike and gagawin na nila yun eh. Si Alice, si Jay, tas si Dilar din pwedeng pumasok, di ba? Dami pang answer, kaya problemado dito yung ano, si Exhort. Kung paano niya ibibitaw yung ulti niya. Oo, crucial talaga. Hindi niya naman talaga kasi pwedeng ibitaw na ano, na hindi sa Lord. Kasi yung Lord makakabasag. Oo, makakasira agad ng Tori. Pero natin ayun, tinamaan ang flames at si paring Hate. Parang patay si Hate. Sa may badal call, patay si Hate. Pero tinan natin ngayon, may pilit na mag-wings by wings dito si paring Exhort, flicker out for Dilar. Para masastan dito si paring Yawi. Here comes the backup. Sa habol yata si Full Clip. Pero hindi, kailangan maging maingat dito ng Onyx PH dahil buhay na ang Lord. Kailangan na lang depensahan yan kahit patay si Hate. 24K ire-reset yata, hindi nakatago. Binibait lang yan, binibait para bumaba. Kahit wala si Hate dito, kayang-kaya ng Onyx PH clumash. Kasi puro AOE damage sila eh. Kaya mahirapan din yung next play na pumasok. Pero ito, pause na muna. Pause muna mga kaibigan. Kalma lang daw. Kalmalicious muna sa ating laro. Again guys, we would like to remind you na available na po ang ating supporter stickers dito sa ating Facebook page or sa ating Just ML page. 99 pesos kapag ka iOS at 105 pesos kapag ka Android. So mag-avail na po kayo, nandiyan yung mga ano. Next ang next na stickers natin, magkakaroon ng Mr. Mobile Legends or kaya Coach Pakbet. Ayan, Coach Pakbet. So ayan guys, again, maraming salamat sa ating mga sponsors. This Just ML Cup wouldn't be possible without their support. Ayan ang Chair Mobile at Go the Shop. So ayan guys, shout out muna tayo. Mainit yata ang dance floor. Mainit ang laban. So, ano kay Adrian Denaga, kay Polsky, kay Benny, kay JL Dacoro, kay Mariel Galemit. Shout out. Ay, paka sino ba nagda-draft sa ano? Saan? Sa NXP. Sinong pinaka-drafter talaga nila? Or hindi ka din familiar? Di ako familiar kasi sino drafter nila. Ayun, mga kaibigan. So, back into our ball game. Ala. Back into our ball game. Pinasok na naman ni parang iyak na dito si Yawi. Another one, hindi na kinaya i-sustain dito na revitalize. Hindi na kailangan pa na another team fight kasi papasukan na dito ng Onyx PH. Killing spree for Iyakno. Dadating dito si Benedetta pero yung masastan na naman. Flicker out para dito sa Alice. And that is it. Lord Nasikir dito na Onyx PH sa ating laro. Hirap pumasok dito si H. Dito siya mahirapan sa Tigreal eh. Kasi pag pumasok siya, ultihan lang siya parang ganito. Ayun na. Uy, shoutout nga pala kay Daddy Shark na din sa comment section natin ngayon. Pero medyo delikado to for Onyx PH pa nag-overstay. Pero pinilit na sirain at masisira nga nila dito ang inhibitor turret onto the bottom lane. Sakto. Pwede rin mid lane dito. Oo, doon din dadaan yung Lord sa may bottom lane. So open na open for the Onyx PH. Tinan natin ngayon gumugulong si Yawi. Pero yung nga lang masastan dito si Benedetta. Pinasok na ang Onyx PH. Pero mas pumasok si Iyakno with that blood orb. Shutdown. Walang minion wave mga sir. Na-sustain dito ng Alice ang damage ng turret. Pero bottom lane natin, here comes the Lord. Uy, si Hate, pinasok. Lang, si Exhort, na-shutdown. Para hindi makapag-dip. Pero dito, si Dilar, di nila mapapatay itong dalawa. Wala din yung Alice eh. Wala sila pang front. Di na pag-timpi yung Onyx PH na pasukin, di nila na-antay yung Lord.
para ano magsabay-sabay na sila nung Lord. Yes. Pinasok na nila agad nung may opportunity silang patayin yung ano, yung Parsa. Para hindi na ma-dip. Oo. So maganda for the Sonic PH. And maganda din for NXP Solid, at least nadedepensa nila. Yun nga lang, konti na lang yung mga buhay ng kanilang mga inhibitor turret. Masisira pa nga yata. Ayun, nasira na. Dito sa top lane, hindi na nadedepensahan pa ni parang James. And for Jay, that is the Dominance Eyes. May pambagal na movement speed dito for against the enemy team. Tapos yung CD detection. Ayun na. Ayun na, uli. Wala. Ah, manadash. Sabi ni Jay dito, hindi, wag na. Sayang, pag pinilit wala natin. Wala siya blinker eh. Pero dito, op. Oh. Silip ba? Silip lang, mga sir. Naku pa, palag-ipit yata sila dito. Ayan na. Ayun na, gudun ang ulti. Nandito natin sa may gilid. Napakanda ulti para kay Jay dito. Nahigop talaga. Tapos hihigop pa ng lakas dito. Si paring iyak. No, double kill para sa kanya. Triple kill. Sabi nga ni Daddy, eh, papunta na Just Wild Rift dito. Ang dragon, ang black dragon form ni James. Ladies and gents, two players, last player standing for NXP Solid, si Benedetta, pati na dito si James. Pero patay dito si Act, mga kaibigan, may delay nga lang masisira dito for NXP tapos Solid. Tapos eto na, naka-Demon Hunter Sword. Oh, grabe si James, mag-zone out. Oh. Another one, mga kaibigan, patay dito si James, tapos patay na rin si Wagner. That is it, isang mabilis. NXP PH will win game Number 1. Grabe ginawa ng Onyx PH. Ang bilis. Masyado silang ano nagkumuha ng blue buff dati, hindi nilang nalakanuha, naipit sila dun. Ang daming team fight dun, oh, eh, no? Wala na rin ano, wala na rin silang tower sa top eh. Kaya pag ano, pag umikot pa sila, naipit na sila lalo. Oo. Sa nangyari dun. Sayang, sayang. Actually, for NXP, maganda yung simula nila kasi napatay nila si Jay at saka si Natalia. Kasi nga lang, dumating yung level 4, hindi na sila makapwesto na maayos. Oo. Lalo si H2. Parsa. Si Parsa. Oo, oh, tsaka yung Parsa, din na rin makapwesto na maayos. Si H2, kailangan yung damage siya kaso di siya makapasok. Oo. Kasi lagi natingin yung Tigreal sa kanya. Feeling ko nga si H2, gusto niya din talaga sumama sa teamfight. Kasi hindi siya makasama kasi nga, May Tigreal. Tigreal. Tapos dito, si Natalia, hindi nga din basta-basta mabitaw yung Fire Effect niya. I mean, si Farsa, kasi merong Natalia. Oo, masyadong pilit yung ano nila doon, yung Roger pick nila. Oo. Sayang. Sayang, sayang for, and it's solid, pero